Tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero sa Batangas Port Terminal. Inaasahan po na aabot hanggang 20,000 ang mga pasahero na magtutungo doon hanggang sa Sabado. Live po mula sa Batangas City, nagpapatrol si Robert Mano. So Robert, gano'n nakarami yung mga pasahero dyan at meron pa bang mabibiling tiket? Henry, sa monitoring ng pamunuan ng Batangas Port ay tumaas sa 50% yung bilang ng mga pasahero simula pa noong weekend. At kahapon, pumalo sa higit 15,000 ang mga bumiyahe. Ito ang eksena sa labas ng Batangas Port Terminal. Pila ang mga pribadong sasakyan na sasakay ng Roro. Ang mga container van, nakahiwalay ang pila para hindi magdulot ng traffic papasok sa port. Sunod-sunod din ang dating ng mga bus mula Maynila para ibaba ang mga pasahero na magpupunta sa Mindoro, Romblon at iba pang bahagi ng Visayas. Kabilang ang OFW na si May Madriaga sa matyagang naghintay para makauwi sa Mindoro. 15 taon na siyang hindi nakakauwi sa Baco Oriental, Mindoro. Kasama niya sa biyahe ang 8 kaanak. Very overwhelmed but a little bit disappointed dahil ganito nga yung sitwasyon ngayon. Iano na namin yung sarili namin na magsakripisyo para lang makauwi sa ibang pamilya na nasa Mindoro. Halos magkaubusan na ng mauupuan ang mga pasahero sa loob ng terminal. Pero ang biyahe, sapat pa rin lalo't tuloy-tuloy at magdamagan ang operasyon sa terminal. May charging station para sa mga malulobatang cellphone at mayroon ding water station. May nakaantabay ding assistance desk. Sinisiguro po ng pamunuan ng Philippine Ports Authority dito sa Batangas Port na ang pila ay gumagalaw, may sistema at sigurado makakasakay ang ating mga pasahero. Kahit pa umabot sa 20,000 ang pasahero, ay kakayanin pa rin umano ng Batangas Port dahil nagdagdag ng mga barko ang mga shipping lines. Sa Manila North Port naman, kabaligtaran ang sitwasyon. Walang pila at hindi siksikan ang mga pasahero. Fully booked na ang mga biyahe hanggang weekend. May paalala naman ang Philippine Ports Authority sa mga pasahero. Siguraduhin nilang maayos yung kanilang booking o yung ticket nila. Huwag po tayo magdadala ng mga kagamitan na ipinagbabawal katulad po ng mga paputong, mga matatalim na gamit, bagay at yung pong mga flammable materials. Henry, sa monitoring naman ng Philippine Ports Authority ay manageable pa rin naman yung sitwasyon sa mga pantalan sa buong bansa kahit pa dumoble yung bilang ng mga biyahero. At sa tansya ng PPA, papalo sa 57 million ang bilang ng mga kabuuang bumiyahe simula nitong Enero ng 2022 kasunod naman ng pagluluwag ng restriction sa COVID-19. Henry. Robert, gaano naman katagal yung paghihintay ng mga pasahero para makasakay? Henry, yung paghihintay nila dito ay nasa 2 oras sapagkat yung mga biyahe, yung papunta ay mayroong time na 2 hours papunta sa kabilang port at yung isa namang na biyahe ay pabalik dito ng 2 hours. So every 2 hours yung interval ng mga biyahe nila dito. Kaya yung iba pinipili na mas maaga pa sa 2 oras para hindi na maubusan ng ticket. Although at this point in time ay may sapat na ticket at sabi nga nung mga natanungan natin dito sa ticketing nila eh wala namang nagpa-reserve at mayroon pang mga sapat na biyahe hanggang bukas kung saan inaasahan naman nila na dadagsa yung mga pasahero dito sa port. Maraming salamat, Robert Mano.